Hello, good morning everyone. It's Saturday morning. Pupunta ako sa market, dadaanan ko yung in-order kong gulay kasi po na short kami para bukas. Lutuin na gulay. Eh ayokong mamalengke. Mamayang madaling araw. Ayoko talaga ng Sunday kasi daming tao. So, dadaanan ko siya, minessage ko na yung ano, yung kinukuhanan ko ng mga gulay, naka-ready na daw. Yun lang yung maganda. Halimbawa, pa kakaibiganin niyo yung mga binibilihan niyo sa market para just in case, just like today na short ako, 'di ba? Or sometimes pag wala na kayong time talaga, mi-message niyo lang, dadaanan niyo. Okay naman basta okay naman kayong customer. Just in case of emergency, kinulang kami. Tapos, hindi pa market day ko. Mini-message ko lang sila. Tapos, inahatid nila kung saan ako nakapark. Yun yung pinaka-importante. You build the, ano, yung rapport mo dun sa mga supplier mo or mga binibilihan mo para madali silang kausap. Kasi yung iba ayaw ng mga ganun. Yung ibang tindera, yung ibang nagtitinda. Ayaw nila. Pero pag mabait ka sa kanila, pakisamahan mo lang sila. Marunong kang mag-return ng favor. Pag nagpapabuhat ka, di ba? Isang message mo lang, okay sa kanila. So, ganun minsan yung ginagawa ko. Mini-message ko lang yung pinakamayari. Tapos, ipapaprepare niya. Tapos, ibibigay niya na sa akin, dadaanan ko. Much easier for me. Tapos kasi nga, pag Sunday, I usually don't go to market kasi ano, at least makapagpahinga, hindi ka gigising ng masyadong maaga, di ba? Ayun, makatulog ka ng medyo mahaba-haba kasi talagang deprived sa tulog. Tapos, gusto ko Monday kasi talaga namamalengke. Monday ng umaga, ng madaling araw. Yun yung talaga yung marketing day ko. Para fresh lahat. Start a new week. Start ng week eh. Okay. Ayoko talaga ng Sunday. It's time to worship. Magmuni-muni. Give it to Him. Yung one day na yun. Diba? Say your prayers. Be thankful. Yun yung time na magpapasalamat ka. Diba? Magmuni-muni ka sa sarili mo. Ayong ganun. Bigyan naman natin ng time yung Diyos. Diba? So, let's see how. Let's go! Hindi ko sure kung makakapag-video ako doon kasi minsan madami taon, tatakot ako. Baka, alam mo, hindi ako makapag-focus. Mahalbot-halbotan ako ng kumalala. Sige, let's go! It's alright, having you near me, holding you near me. I want you tonight, it feels alright, feels alright.
ano siya, guys. So, bait nila, diba? $2.90 sa'yo na yun, sobra pang merienda mo. Thank you. Diba? Ganun lang yon. Dapat marunong ka mag-return ng favor. Pag nakiusap ka, dadalhin pa nila sa'yo sa kanto. Hindi ka nabababa. But at least you know how to compensate people. Worth yung pagbabayad ng tax. It's worth it. Makikita mo yung binayad mong tax, kung saan siya mapupunta, napunta. Maayos, malinis. Sakit yung carpal ko. Kasi trabaho ko ng trabaho sa parlor. This past few days, sumusumpong yung carpal ko. Hindi ako makatulog. Sakit. Kasi pag may nakakalimutan ako minsan, itinatabi talaga nila. Tapos idadaanan ko na lang ulit. Sasabihin talaga nila. Actually, yung mga experience ko sa market sa Marikina, bayan ng Marikina, bayan market, bayan Marikina, bayan market. Ano sila? Yung pag may nakakalimutan ako sa mga shops, sa mga pinagbilihan ko, talagang itinatabi nila kahit ilang days ko pa siyang naiwanan. Hindi kaya mini-message nila ako. Mababay sila. Ilang instances na yon na nangyari. Iba't ibang shops. Minsan nakakalimutan ko. Siyempre, laging puyat. Itinatabi talaga nila. Tapos, yung may shop doon na hindi nila alam yung contact number ko. Pagbalik ko talagang sinabi nila na, Mami, nakalimutan ka, nandito o tinabi namin. Siguro mga 3 days na yon, diba? Kaya ano, ganon yung experience ko sa kanila. Kaya pag ganon yung ginagawa nila sa akin, dun na talaga ako bumibili, diba? Sa kanila, suki ko na sila pagka ganon. They're honest. So far, wala pa akong na-experience sa Marikina Market na ano, yung niloko, kahit sa mga timbangan, kasi meron doon bawat kanto, may timbangan ng bayan. Yung minsan tinatry ko ba kung totoo ba yung ganun. Talagang ano, honest sila. Although siguro may mga pailan-ilan na hindi ganun ka-honest sa pagtitimbang. Pero most of the time, minsan pag medyo duda ko, ano, tinitimbang ko, okay naman, wala pa akong experience. Siya mababait. Hindi pa ako naka-encounter ng dishonesty or ano, rude na, very rude na mga assistant or may-ari. Mababait sila. Ilang beses na ako naka, yung gulayan nga, may binibilan kasi ko doon ng gulay for chop suey. Iba pa yon. Naiwan ko yung isang 10 kilos na ano ko, na isda. Hinabol niya talaga ako. Diba? Talagang sabi niya, nakalimutan ko daw, ganyan. Tapos dinala niya.
think na hindi niya naman alam kung ano yung sasakyan ko, ha. Ang ginawa niya, ano, hinanap niya yung nag ano sa akin, nag porter. How do you call that? Porter, 'di ba? Yung may pushcart sila, tapos tatawagin mo sila, hakutin nila lahat ng dala mo, porter nga. Hinanap niya yun, natandaan niya kasi kung sino yung naghatid sa akin. Tapos tinanong niya kung saan ako nakapark. Buti hindi pa ako nakaalis, nagulat ako. Madaling araw pa naman, nakala ko po, ano, kumatok talaga siya, sabi, sorry po, yung isda nyo na iwan nyo. Diba? Napaka, ano, tinakbo niya pa, 10 kilos yun ha. Kaya yun, simula nun, doon na talaga ako sa kanila bumibili. Ganun ako. Yung pagka naging mabuti ka sa akin, talagang makukuha mo yung ano ko, yung puso. Next. No, I mean, diba, it's so seldom nowadays na makahanap ka ng ganung klaseng tao. Most especially, diba, sa palengke. Kumbaga yung image ng palengke, parang mga mandurukot nandun. Hindi honest sa timbang, hindi honest sa ganito. But so far, for the last 10 months, I never experienced. Kasi pag naka-experience ako ng hindi maganda, hindi na ako bumabalik. Hindi na tayo magkikita ulit. Kahit sa anong bagay, pag naka-experience ako sa'yo ng hindi maganda, hindi ako magtatagal. Hugot. Mga hugot ni Jessica. Ang haba na naman ang pila sa mga ATM machines, friends. It's sweldo once again. Buti pa sila may sweldo. Sana all. Sana oil. So, yan ang aking drive-thru na gulay. Pag may mga gusto kayong bilihin, pwede nyo din akong along Marikina lang ha, or nearby na place na kaya ko. Pwede ko naman kayong bilhan sa madaling araw. Most of the things are fresh. Meat, veggies, and fish. Kasi kadadating lang talaga nila. Makikita mo yung mga meat. Bagong katay. Yung mga chicken talagang tinatanggalan pa ng ano, balahibo. 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 Tapos yung mga meat, yung pork. Makikita mo talagang ano pa siya, fresh from the farm. From the slaughterhouse. So if you want, I can do that favor for you. Kasi, di ba, isang ano lang naman, isang puntahan, sayang din. Taga makikita mo yung mga veggies, kabababa lang ng mga ano, ng mga delivery van, delivery truck, talagang nakabundle siya. Nakakatuwa. Tapos, much cheaper pa. Kasi yung price ko is wholesale price. Ganun din yung suki ko sa vegetable. Napaka... Iba kasi yung kinukuhanan ko ng chopped na veggies. At saka iba din yung kinukuhanan ko ng yung buo pa siya. Yung katulad ngayon, yung chopped na veggies, yung dapat iluluto mo na kaagad. Para naman hindi na mahirapan yung aking tagaluto sa paghihiwa. Time consuming kasi. Lalo na sa madaling araw, maghihiwa pa ba siya, di ba? Kaya minsan bumibili ko ng ganon, tapos bumibili din ako nung for the next day namin na hihiwain. At least fresh pa din. Para hindi ako laging nagpapalengke. Kasi nga iwas sa COVID, iwas puyat, dapat malakas ang resistensya. Katulad ngayon, o diba, drive-thru. Iwas ano, iwas tao. Malapit na ako.
Yun, yung binili ko nga yung gulay, para lang yun bukas, para bukas ng madaling araw. Tsaka Sunday naman kasi hindi kami masyadong nagluluto. So sa Monday ulit ako mag namalengke. Alam niyo, may nagkulay ng buhok. Tapos may ginamit ako dito sa aking hair. Ang ganda. Olaplex. Grabe, na-define niya yung curls. Oh. Ang ganda. Tapos ang bango, ang lambot. Mamaya natin yan didiscuss. Baba muna ako. Ha? Medyo tanghali na. Open ako ng salon. See you. I'm home. Kamusta na po? Dito ay isang sobrang maulan na araw ng Sabado. Tapos na po ang whole day ko. Dito na ako sa bahay. Medyo matumal sa parlor, sa salon. Mag-aabong umuulan. Tapos sa canteen, okay naman. Okay lang. Hindi ganun, hindi malakas na malakas katulad ng dati. Tama lang, pero siyempre, lahat naman affected nga nitong nangyari sa atin, di ba? Hindi lang naman ako, halos lahat ng business affected talaga. So, sana sa lalong madaling panahon matapos na itong pandemic, sana umukay na lahat. Sana maging normal na ulit. Pati mga business natin, maging masaya na tayo, maging malaya nang makalabas, back to normal na ulit, di ba? Tapos, ang mini store, okay siya. Magre-refill na naman ako ng mga tidbits, mga chichirya. Kailangan ko na namang mag-refill, tsaka ng mga konting, ano, yung mga nips, mga matatanis, tapos coffee, mga sabon. Basta kailangan ko ulit siyang i-refill. Parang once every 2 weeks, gano'n. So, yun lang for today, friends. Gano'n, nag-market ako. Ayun na naman yung ambulance. Kasi malapit ako sa ospital nakatira. 24 hours yan. Tapos, muntik ko na makalimutan. May bago, nagkulay kasi ako ng buhok. Kahapon. Tapos, ginamitan ko siya. Kasi tuwing magkukulay ng buhok, di ba, na-dry. Tapos, first time kong ginamit itong product na to. Ang ganda, grabe, sa kulot. Ang ganda-ganda niya sa kulot. Oh, usually kasi, friends, yung buhok ko, kapag ginanyan mo na sa gabi, ganito na siya kalaki. Tapos, ang dry-dry. Ngayon, tingnan mo, na-define niya yung mga kulot. Dati, hindi ang ganyan, freeze. Tapos, ang bango-bango. Tapos, ang lambot, nang ninibago ko. Hindi siya, usually pagtapos kong magkulay tapos ganito kulot, pag ginaganyan ko, mapifeel mo talaga yung roughness. Ngayon, ang smooth niya, tapos ang bango. Tapos hindi siya oily. Ang nilagay ko kasi minsan yung parang, oil, serum. Ngayon, hindi talaga siya oily. Ang bango, nakakatuwa. Yan ay Olaplex. Number 6. Smooth, ang tawag dito, bond smoother. Ito ay leave-in reparative styling cream. Ang ganda, grabe. Tapos it can last, sabi nila, 72 hours kahit huwag mong banlawan. Kaya lang, diba, dito imposible dahil sa mga usok. Grabe. Nabili ko siya sa
Sephora, Singapore. First time kong ginamit, kahapon. Gandang-ganda ako sa resulta niya. Kasi usually, pag inano ko to, pagkagaling sa tali, pag tanggal ko ng tali, ganyan yan. No? Parang ano, ngayon mo, siguro mas maganda to kung mga straight yung buhok nyo. Tapos maganda din siya yung kung mag-ano kayo, mag-iron o mag-i-styling, ilalagay nyo muna to. Ang ganda-ganda niya. Ewan ko lang ha, sa akin, ano lang, review. Kasi yung buhok ko talaga, kakaiba. Handa mo na. Ayan. Yun lang. So, that's it for today. I hope everybody is well, happy. So, stay happy, pretty, and healthy. Good night, everyone.